Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, maaaring mahirap gumangon sa kama ngayong umaga, mahal na Aries, habang magkaharap ang buwan ng Virgo at Neptune. Matulog ng labis kung kailangan mo ito, maging maingat na abutin ang iyong mga gawain kapag nagising ka na, baka mabigatan ka sa mga gawain kapag nag-ayos sina Luna at Mars ngayong hapon. Sa kabutihang palad, pumapasok si Pluto upang mag-alok ng istruktura at pagbibigay kapangyarihan, bagamat kakailanganin mong maging mahigpit tungkol sa iyong mga listahan ng gagawin, humihingi ng tulong at magtalaga ng mga gawain kung kinakailangan. Makakaramdam ka ng pagbabago ngayong gabi kapag lumipat si Luna sa maayos na Venus, na hinihikayat kang tumuon sa pagmamahal at pangangalaga sa sarili. Ngayon, lutasin ang kaso ng mga hindi gustong mga peste at hayaan ang iyong espiritu ng pagsisiyasat na manguna. Maaaring mukhang nakakatakot ngayon, ang iyong matalas na mata at matalas na talino ay makakatulong na maalis ang lahat ng ito ng mabilis. Mamili at maghagis ng mga slug at snail mula sa iyong hardin ng pagkain. Sino ang nagbibigay inspirasyon sa iyo sa iyong buhay-trabaho, Aries? Isipin ang mga profesional na humihikayat sa iyo, nag-uudyok sa iyo, at hinahamon ka kapag ang buwan ay pumasok sa iyong tapat na tanda, ang Libra. Habang lumalabas ang balanseng panahon, maaaring maramdaman mong kailangan mong tumingin sa iyong mga katrabaho at kliyente para sa inspirasyon. Pagkatapos ng lahat, ang iyong mga profesional na pakikipagsosyo ay maaaring ang kailangan mo upang magpatuloy sa iyong buhay sa trabaho. Ang isang kasamahan ay maaaring magbigay ng hindi ka pani-pani walang karunungan na maaari mong dalhin, o ang isang kliyente ay maaaring magbigay ng napakahalagang feedback na magagamit mo upang ayusin ang iyong buhay sa trabaho. Ang buhay mismo ay maaaring saktan ang iyong damdamin kahit na higit pa kaysa sa mga taong insensitive. Ang isang bagay na pinagmamalaki mo ay gumuho o nakakuha ka ng parusa na nakalaan lamang para sa mga natalo. Gayunpaman, iyon ay ang iyong opinyon sa mga bagay. Maghanap ng isang mas nakabubuo na paraan upang tingnan ang paraan ng mga bagay-bagay. Hinihintay ka nilang mapansin. Sabihin sa kanila na mahalaga sila at ang mga bagay ay mapabuti. Lucky numbers, 16 and 9. Lucky color, orange. Taurus, may umuusok na enerhiya ngayong umaga habang ang buwan ng Virgo ay humarap kay Neptune, mahal na Taurus, na nagbibigay sa iyo ng pahintulot na humiga at mag-zone out. Gayunpaman, kakailanganin mong bawiin ang pagtitiis habang sumasapit ang hapon at nag-activate ang Mars, na gumagawa ng mga hakbang upang pawiin ang anumang funky vibes na natagpuan sa iyo ng mas maaga, lalo na kung magsisimulang magkaroon ng tensyon sa loob ng iyong mga relasyon. Sa kabutihang palad, pumapasok si Pluto upang mag-alok ng tulong, na nagdadala ng nakapagpapalakas at nagbibigay kapangyarihang enerhiya sa talahanayan na tutulong sa iyong magsimulang muli. Makakaramdam ka ng pagbabago ngayong gabi kapag pumasok ang buwan sa Libra, na humihiling sa iyong mag-ayos. Nakakaramdam ka ng madamdamin at labis na emosyonal gamitin ito sa iyong tahanan. Ano ang kailangan mong ayusin sa iyong buhay sa trabaho? Taurus. Maaaring kailanganin mong isaalang-alang kung ano ang pinakamahusay para sa iyo at sa iyong mga pangangailangan kapag ang buwan ay pumasok sa Libra. Hikayatin ka ng balanseng lunasayon na hanapin ang iyong sariling balanse sa pamamagitan ng iyong mga gawi, ritual, at gawain.
Maaari mong maramdaman na ito na ang perpektong oras para sumubok ng bago o kumuha ng isang bagay sa simula. Ano man ang gagawin mo ay lubos na makakapag-adjust sa iyong balanse sa trabaho-buhay para sa mas mahusay. Kaya, isaisip ito habang pinaglalaroan mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ano ang gagawin mo ngayong taon? Maaaring makaramdam ka sa una na naakit sa pamumuhunan sa iyong mga platform ng social media, mga profesional na adhikain, at mga pagkakataon sa networking kapag si Venus ay nagkwadrado ng Saturn sa noong Lunes ika-isa ng Enero. Ang parisukat ay maaaring tumutukoy sa ilang mga hadlang, kaya, lucky color, indigo lucky numbers, 14 and 37. Gemini, isang nakakaantok na enerhiya ang tumatagal ngayong umaga habang ang buwan ng Virgo ay humarap kay Neptune, mahal na Gemini, na ginagawang mahirap labanan ang kaganhawahan ng tahanan. Huwag mag-atubiling manatili sa loob ng bahay kung wala kang responsibilidad, ngunit iwasang tumawag sa trabaho nang walang magandang dahilan. Unahin ang maliliit na sandali ng pag-aalaga sa sarili upang mabawi ang iyong pagganyak at pagtitiis ngayong hapon kapag naghiwalay ang Luna at Mars. Samantala, nag-a-activate ang Pluto para tulungan kang alisin ang anumang mabibigat na vibes na sumusunod sa iyo, na naghihikayat sa iyong alisin ang tensyon, takot, at stress. Madarama mo ang pagtaas sa gabing ito kapag ang buwan ay pumasok sa Libra, na ginagawa itong isang magandang oras upang kumonekta sa mga kaibigan o mga proyekto ng pagnanasa. Gumugol ng oras ngayon na isinasaalang-alang ang maraming bagay, suriin ang mga bagay na iyon at ibaba kung kinakailangan. Ang proseso at ang pagiging simple na natitira ay magiging kasiya siya. May nanliligaw ba sa iyo sa trabaho, Gemini? Maaaring mas magiliw ka kaysa karaniwan kapag pumasok ang buwan sa Libra. Maaaring nagmumula ito sa isang kasamahan, supervisor, o kahit isang kliyente. Hindi alintana kung sino ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng atensyong ito, maaaring kailanganin mong pag-isipan kung gusto mong maging, maaari kang maging up sa hangin tungkol sa kung gusto mo ito flirtatious vibe. Kung hindi ka sigurado, maaaring pinakamahusay na ibalik ang isang mas profesional na tono upang ang taong ito ay hindi tumawid sa isang hangganan kasama mo. Mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan upang maging mas matagumpay kaysa noong nakaraang taon, Gemini? Panatilihin ang pagbabasa upang matuto ng higit patungkol sa iyong mga pagkakataon sa karera sa 2023. Si Saturn, ang seryosong masipag ng Zodiac, ay magsisimula ng taon sa independenteng Aquarius, na nangangahulugan ng pag-eksperimento at paggawa ng mga makabagong galaw, lucky numbers, 19 and 11 lucky color, light orange. Cancer, buksan ang iyong sarili sa mga mensahe mula sa ibayo habang ang buwan ay humaharap sa panaginip na Neptune ngayong umaga, mahal na Cancer, na nagpapalawak ng iyong imahinasyon at espiritual na kamalayan. Mag-ingat lamang na bumalik sa lupa habang sumasapit ang hapon at nag-activate ang Mars, na nagpapaalala sa iyong alagaan ang mahahalagang bagay sa iyong listahan ng gagawin. Samantala, sina Luna at Pluto ay nagbabahagi ng matamis na palitan, na tumutulong sa iyong patatagin ang matalik na ugnayan sa pamamagitan ng makabuluhang pag-uusap at matamis na sandali ng pagmamahal. Ang iyong pagtuon ay lumilipat patungo sa pagtatatag ng pagkakaisa sa loob ng tahanan habang ang buwan ay lumilipat sa Libra ngayong gabi, na naglalagay sa iyo sa isang nakakatuwang headspace. Ang pananatili sa bahay ngayon ay maaaring isang opsyon, Cancer. Maaaring kailanganin mo ng kaunting oras bago bumalik sa trabaho kapag pumasok ang buwan sa Libra. Hikayatin ka ng lunar energy na unahin ang iyong sarili, ang iyong mga mahal sa buhay, at ang mga personal na bagay. Sa una, maaari mong maramdaman na ito ay hindi produktibo dahil maaari mong pakiramdam na ang iyong karera ay dapat mauna. Ngunit ang pag-una sa iyong mga pangangailangan ay maaaring makatulong sa iyong maging mas produktibo dahil wala kang dapat ipag-alala sa trabaho kung ang lahat ay nasa bahay. Karapat-dapat kang gumawa ng isang bagay na mapagbigay. Alam mo na ang kasalukuyang mga patakaran ng laro, kaya ang pananatili sa budget ay halos hindi kailangang banggitin.
makakahanap ka ng bagong item na idaragdag sa iyong listahan ng mga bagay na magagawa mo para sa iyong sarili sa murang halaga. Hayaan ang iyong sarili na maging malikhain. Walang pakikibaka na hindi mo kayang talunin. Magtiwala, malalampasan mo ito. Lucky numbers, 26 and 14. Lucky color, navy blue. Leo, maaaring medyo mabigat at hindi organisado ang vibe ngayong umaga, mahal na Leo, habang ang buwan ay nakaharap sa Neptune. Gumalaw ng dahan-dahan habang iniipon mo ang iyong mga bearings, ilalabas ang hindi mo kailangan habang sumusulong. Maaari kang makatagpo ng matigas ang ulo o agresibong personalidad kapag nabalisa ang Mars ngayong hapon, ngunit subukang huwag hayaan ang iyong sarili na yumuko sa mga antas na ito. Malalaman mong mas madaling dumaan sa mataas na kalsada habang nag-a-activate ang Pluto, lalo na kapag nananatiling abala ka sa mahahalagang gawain. Mas magaan at maaliwalas ang iyong pakiramdam sa pagsikat ng gabi at papasok ang buwan, na naglalagay sa iyo sa isang sosyal at mausisa na mood. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa madilim na lugar. Lahat ng iyong pagsusumikap ay kumuha ng lakas ng loob at puso ngayon. Bagamat nagsimula na ang bagong taon, maaaring magpatuloy ang parehong mga dating karaingan sa trabaho. Bilang resulta, maaari kang malagay sa hindi komportableng posisyon kapag pumasok ang buwan. Maaari mong pakiramdam na ikaw lang ang makakayanan ang mahihirap na pag-uusap at maging isang tagapamagitan sa pagitan ng mga katrabaho. Dagdag pa, maaaring ilagay ka pa ng iyong mga katrabaho sa isang posisyon kung saan kailangan mong maging isang tagapamagitan. Pag-isipan kung gusto mong magpatuloy ang trend na ito hanggang sa bagong taon. Kapag iniisip mo ang tungkol sa iyong kabataan, ang pumapasok sa isip mo ay ang walang hanggan na enerhiya at pananabik na iyong naramdaman. Ang pagnanais na maibalik ang mga iyon ay isang halos universal na pagnanais. Ang kabalintunaan ay ang labis na pagnanais para dito ay nakakaubos ng lakas na mayroon ka, ang iyong mga kapangyarihan ng panghihikayat ay makapangyarihan. Lucky numbers, 26 and 16. Lucky color, purple. Virgo, maaari kang makatagpo ng hindi mapakali na mga panaginip habang ang buwan ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa iyong tanda, mahal na Virgo, na nakaharap sa Neptune ngayong umaga. Gawin ang kailangan mo upang mabawi ang pagpapanumbalik sa pagsisimula ng araw, na nakatuon sa pangangalaga sa sarili at paghahanap ng balanse. Mag-ingat sa mga emosyonal na pagsabog sa iyong sarili at sa iba habang sina Luna at Mars ay naghahanda ngayong hapon, na nagdadala ng init at sensitibong enerhiya sa mesa. Sa kabutihang palad, pumapasok si Pluto upang palakasin ang iyong kumpiyansa, tinutulungan kang umiwas at makabangon sa anumang madilim na vibes na makakita mo. Magplano sa paggawa ng isang maluho ngayong gabi kapag ang buwan ay pumasok sa Libra. Ang pagkabalisa ay ang salita para sa ngayon. Mag-ingat sa pagpaplano para sa mga dapat gawin ngayong araw. Huwag magtakda ng hindi makatutuhan ng mga layunin para sa iyong sarili. Malalaman mo sa paglipas ng araw na ang hindi mapakali na pakiramdam na ito ay may pinagbabatayan na emosyonal na kalikasan at dapat kang magdahan-dahan. Ano ang maaari mong gawin upang balansehin ang iyong mga libro, Virgo? Ang pag-alis sa bakasyon ay hindi madali. Kaya, maaari kang medyo hindi balanse kapag sinusuri mo ang iyong mga bank account at credit card habang papasok ang buwan sa Libra. Subukang huwag maging mahirap sa iyong sarili dahil ang Kapaskuhan ay maaaring mas mahal kaysa sa inaasahan. Sa kabutihang palad, maaari mong gamitin ang maingat na lunas yung ito upang ibalik ang balanse sa iyong mga pananalapi sa pamamagitan ng pagtingin sa iba't ibang paraan upang matulungan kang ayusin ang iyong budget upang madagdagan ang iyong mga ipon habang binabawasan ang iyong paggasta. Ang dating nag-uudyok at nagpapasigla sa iyo ngayon ay parang isang obligasyon. Kahit na ang pag-aalaga sa iyong pamilya ay parang bola at kadena sa halip na ang saya noon. Iyan ay isang tipikal na tugon sa nakatutuwang ekonomiya kaya't huwag itong personal, at huwag hayaang masira nito ang iyong pananaw sa mga nasa iyong buhay. Sa isang paparating na kaganapan sa lipunan, gagawa ka ng isang kasiyahan at masayang pag-uusap,
Lucky numbers, 18 and 34. Lucky color, green. Libra, haharapin ng Virgo Moon ang panaginip na Neptune ngayong umaga, mahal na Libra, na naglalagay sa iyo sa isang tahimik at walang siglang mood. Huwag pilitin ang iyong sarili na harapin ang mga gawain na maaaring maghintay ng isa pang araw. Unawain ang kahalagahan ng pahinga pagkatapos ng abalang kapaskuhan. Maaaring magalit ka kapag naghiwalay sina Luna at Mars ngayong tanghali, na isulong ang iyong pangangailangan para sa kapayapaan at pagsisiyasat ng sarili. Samantala, hinihikayat ng Pluto ang oras na ginugol sa bahay, at ang pagtatrabaho sa iyong espasyo ay makakatulong sa iyong pakiramdam na aktibo nang hindi pinipilit ang iyong mga limitasyon. Mas mararamdaman mo ang iyong sarili habang papasok ang gabi at lumilipat ang buwan sa iyong tanda. Itapon ang ilang material na pag-aari ngayon. Gawin ito mula sa isang lugar ng pagkabukas palad laban sa pagiging gaaman. Buksan mo lang at hayaan mo na. Ang pag-ugoy sa iyong pamilya sa iyong tabi ay magiging mahirap ngayon, kaya ang mga kompromiso ay kailangang gawin. Ano ang dapat mong pakinabangan, Libra? Sa pagsisimula ng bagong taon, dapat mong isipin ang lahat ng mga katangian na magagamit mo sa iyong kalamangan sa iyong buhay sa trabaho kapag ang buwan ay pumasok sa iyong tanda. Ang astral ay magpapapaliwanag sa iyong mga positibong katangian. Maaari mong makita na ang iyong kagandahan ay isang bagay na maaari mong gamitin, o maaari mong gamitin ang iyong hindi mapaglabanan na alindog upang akitin ang iyong mga katrabaho. Ano man ang pakinabangan mo, ginagamit mo ang iyong mga positibong katangian upang umasenso sa iyong landas sa karera. Dagdag pa, maaari kang manatiling tapat sa iyong sarili sa proseso. Naging mahusay ka sa pagpapahayag ng iyong kawalang kasiyahan. Naging dalubhasa ka pa sa pagpapahayag ng iyong dalamhati. Ngunit ang kailangan mong muling master ay ang pagpapakita ng iyong pagmamahal at kasiyahan. Walang halaga ng pera ang katumbas ng pagkawala ng kakayahang iyon. Lucky numbers, 26 and 18. Lucky color, maroon. Scorpio, maaari mong makita ang iyong sarili na nangangailangan ng isang panlipunang paghinga habang ang buwan ay nakaharap sa Neptune, mahal na Scorpio, na nagdadala ng nakakaantok na enerhiya. Gayunpaman, dapat mong iwasan ang toksong mag-zone out sa harap ng iyong mga screen habang ang Luna at Mars ay naghahanda ngayong hapon, na isinasaalang-alang kung paano ka makakapag-recalibrate sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kalikasan o paggalugad sa iyong lokal na kapaligiran. Samantala, ang Pluto ay nag-a-activate upang patalasin ang isip, na tumutulong sa iyong palayain ang mga iniisip o ideya na hindi nakakatulong sa'yo. Mangangailangan ka ng pag-iisa ngayong gabi kapag pumasok ang buwan sa Libra at sa sektor ng iyong bahay ng privacy. Ang iyong enerhiya ay mataas at ikaw ay nagniningning na may kapangyarihan sa araw na ito. Ang panloob na kapayapaan ay kinakailangan para sa pagiging produktibo, Scorpio. Kung gusto mong maging balanse sa trabaho, maaaring kailanganin mong bigyang pansin ang iyong mental at emosyonal na kalusugan kapag ang buwan ay pumasok sa Libra. Maaari mong simulan ang taong ito sa isang magandang tala sa pamamagitan ng pag-decompress sa panahon at pagkatapos ng trabaho. Kapag na-trigger ang iyong mga stressor sa trabaho, tanungin ang iyong sarili kung ano ang maaari mong gawin upang mamagitan ang iyong pagkabalisa at pagkabigo sa halip na subukang huwag pansinin ito. Ang pagtugon sa kung ano ang maaari mong gawin ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas balanse sa isip at emosyonal. Yaong mga biktima ng kahinaan ay nasa buong puwersa ngayon. Mapagkakamalan ka nilang tanga pero hindi ka nagagawang tanga. Hayaang maubos nila ang kanilang sarili sa pagiging mapanghikayat. Panatilihin ang iyong sarili na hindi maabot, at gugustuhin nilang magsumikap pa para makuha ka. Lucky numbers, 24 and 18. Lucky color, violet. Sagittarius, maaari mong maramdaman na nagkalat ka ng konti habang ang buwan ng Virgo ay nakaharap sa Neptune, mahal na Archer, na nagdadala ng malabo na enerhiya sa mesa na magpapahirap sa pagtutok sa mga gawain at responsibilidad.
Panuulin ang iyong kalooban at kilos ngayong hapon kapag nakipag-away si Luna sa nagniningas na Mars. Iniiwasan ang tukso na itulak ang iba, lalo na kung may mga pagkabigo. Sa kabutihang palad, pumapasok si Pluto upang tulungan kang magtayo, kahit na maaaring kailanganin na maglagay ng mga hangganan upang makapag-focus ka sa karangyan at paglilibang. Mas magiging sosyal ka habang papasok ang gabi at papasok ang buwan na itinataas ang iyong tungkulin sa lipunan. Ang pagtuturo sa iyong mga anak ng mga pangunahing kasanayan sa pagluluto ngayon ay maaaring maging isang mahusay na paraan, magsimula sa isang bagay na madali, tulad ng mga chocolate cupcake, pagkatapos ay ipakita sa kanila kung paano gawin ang saya ng isang hakbang pa. Lumikha ng silid tulugan ng iyong mga pangarap ngayon. Kumuha ng malalambot na unan, ilang maangin na window dressing, marangyang bedding at mga romantikong accessories. Ito ay maaaring mukhang medyo hokey o hanggal sa iyo ngayon, ngunit kapag tapos ka na magugustuhan mo ang hindi ka panipani walang mga resulta. Pag-isipan kung sino ang gusto mong kumonekta at maabot, Sagittarius. Ang iyong profesional na komunidad ay magiging iyong pangunahing focus kapag ang buwan ay pumasok. Kung ito ay nasa o offline, malapit o malayo, maaari kang maging abala sa kung ano ang maaari mong gawin upang palawakin ang iyong network. Maaaring sulit na tuklasin ang iba't ibang mga kaganapan na gaganapin sa iyong komunidad dahil makakatagpo ka ng ilang bagong profesional. Maaari mo ring tingnan ang iyong pakikipag-ugnayan sa social media upang makita kung ano ang maaari mong ayusin para mapalakas ang iyong pag-abot. Gamitin ang bawat pagkakataon upang mailabas ang iyong sarili doon. Masaya ka at mas may kinalaman iyon sa iyong pagkakaibigan kaysa sa iyong pinansyal na estado. Sa katunayan, kailangan mong ganap na hadlangan ang ilang mga pag-iisip tungkol sa pera kung gusto mong masiyahan sa buhay ngayon. Maaari mong balikan ang mga magugulong detalye sa ibang pagkakataon. Para sa araw na ito, tamasahin ang magagandang damdamin. Ang sobrang pagtutok sa mga detalye ay magbibigay sa iyo ng maling ideya, tumuon sa malaking larawan, lucky numbers, 38 and 14 lucky color, orange. Capricorn, bigyan ang iyong isip ng kalayaang mag-explore ngayong umaga, mahal na Capricorn, habang ang buwan ay nakahanay sa panaginip na Neptune. Siguraduhin lamang na kumuha ng mga tala kung may makikinang na mga ideya, baka mawala sila. Mag-invest sa alone time habang nag-activate ang Mars sa iyong solar house ngayong hapon, lalo na kung medyo naging moody o nabalisa ka. Manalig sa iyong espiritualidad kapag naghahanap ng personal na pagbabago kapag nag-activate ang Pluto, ang vibe ay nagbabago ngayong gabi kapag ang buwan ay pumasok sa Libra, na nag-uudyok sa iyo na ituloy ang tagumpay ng may sigla habang tayo ay naglalakbay sa bagong taon. Sa ilang nakakaganyak na salita, maaari mong makuha ang iyong pamilya na samahan ka sa iyong nutrition bandwagon. Makikinig silang mabuti habang tinuturuan mo sila ng mga positibong benepisyo ng dieta na mataas sa mga gulay, prutas, walang taba na protina at katamtamang carbs. Kung nahihirapan ka sa anumang mga pagpipilian, gumugol ng oras ngayon upang tingnan ang lahat ng mga detalye bago ka dumating sa isang pangwakas na pagpapasya. Ipapakita ng paglubog ng araw ang hatol kung na-double-check mo ang iyong mga sukat at basahin ang mga review. Tumingin sa iyo, Capricorn. Magniningning ka tulad ng mga bituin mismo kapag pumasok ang buwan sa Libra. Ang magandang lunasyon ay magpapapaliwanag sa lahat ng iyong mga profesional na tagumpay at milestone mula sa nakaraang taon o higit pa. Bilang resulta, maaari mong pakiramdam na ikaw ay nasa isang uri ng spotlight. Marahil ay mas maraming tao ang nakikipag-ugnayan para kumonekta sa iyo, o mas marami ka pang lumalapit sa pag-uusap. Gaano man ito mangyari, tutulungan ka ng lunar na enerhiya na tumayo sa karamihan. Gamitin ang lakas na ito para mailabas ang iyong pangalan sa iyong career path. Hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo nang hindi nakabalangkas at nadidisiplina, at totoo iyon dalawang taon na ang nakakaraan tulad ng ngayon. Hindi mo lang alam ang pangangailangan noon. Kaya huwag mag-aksaya ng oras sa pag-iyak sa kung ano ang tila dagdag o kahit na hindi kinakailangang trabaho, lucky numbers,
18 and 32 lucky color, pink. Aquarius, maaaring makaramdam ka ng bahagyang pagkadiskonekta mula sa mga material na kaharian ngayong umaga, mahal na Aquarius, habang ang buwan ng Virgo ay nakaharap sa Neptune. Isaalang-alang ang pagbababad sa isang paliguan ng asin o magtrabaho kasama ang paglilinaw ng mga pagmumuni-muni kung sa tingin ng mundo ay napakasorel para ay proseso. Mag-ingat sa labis na kritikal na pag-uugali sa loob ng iyong sarili at ng iba kapag nakipag-usap si Luna sa Mars, na iniiwasan ang toksong maglagay ng presyon sa mga sitwasyong nakakapagod na. Ang oras na ginugugol ng mag-isa ay magdadala ng paggaling at pagpapalaya kapag nag-activate ang Pluto, na tumutulong sa iyong palayain ang mga takot, drama, at pagkabalisa. Madarama mo ang pagtaas ngayong gabi kapag pumasok ang buwan sa Libra, na naglalagay sa iyo sa isang pilosopo at mapagbigay na mood. Maaaring may ilang mga landas na bukas para sa iyo kapag ang buwan ay pumasok sa Libra. Dahil ang bagong taon ay narito, ito ay puno ng mga posibilidad para sa iyong profesional na paglalakbay. Sa isang banda, ito ay maaaring maging kapanabik kung naghihintay ka ng mga pagkakataong tulad nito na dumating. Sa kabilang banda, maaari ka ring mabigla. Gamitin ang lunasyon upang isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat pagkakataon. Pagnilayan, pagsasaliksik, at pag-usapan ang bawat posibilidad. Makakatulong sa iyo ang paglalaan ng oras na ito na magpasya sa trajectory ng iyong profesional na paglalakbay. Sa wakas, ang kaalaman na ang buhay ay tungkol sa higit pa sa pera ay nakarating sa bahay. Hindi ka makahanap ng sapat na pera sa universo upang bayaran ang utang na mayroon ka ngayon. Binabago nito ang lahat, mula sa iyong saloobin hanggang sa iyong bank account. Ang iba't ibang kultura ay nag-aalok ng mga pahiwatig sa kung ano ang kailangan mong gawin sa susunod. Lucky numbers, 16 and 29 lucky color, orange. Pisces, subukang huwag i-stress ang mga gagawin habang ang Virgo Moon ay nakaharap sa Neptune ngayong umaga, mahal na Pisces, sa halip ay piniling kumilos ng dahan-dahan bilang pag-aalaga sa sarili. Ang mga vibes na ito ay nagpapakita rin ng distraction sa pamamagitan ng pag-iibigan, kahit na maaaring magkaroon ng pagkalito kung humihingi ka ng sobra sa iyong sarili o sa iyong partner. Ibalik ang mga hangganan na nalampasan kapag nabalisa ang Mars ngayong hapon, kahit na ang paggawa nito ay nangangahulugan ng paggulo ng ilang balahibo. Sa kabutihang palad, mapapaalalahanan ka kung ano ang hitsura ng tunay na pagkakaibigan at pag-ibig kapag nag-activate ang Pluto. Timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, Pisces. Maaari kang magkaroon ng ilang mga pagpipilian upang mapataas ang iyong katatagan sa pananalapi at kasaganaan kapag ang buwan ay pumasok sa Libra. Sa halip na gumawa ng isang mapanganib na desisyon, maaari mong gamitin ang lunasyong ito upang tumingin sa iba't ibang paraan upang mapataas ang iyong kaunlaran. Maaaring maging kapakipakinabang na suriin ang bawat opsyon sa ibang tao, tulad ng isang asawa o tagapayo sa pananalapi. Ang pakikipag-usap dito sa ibang partido ay maaaring makatulong sa iyo na gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa iyong pananalapi. Iba na ang opinyon mo tungkol sa pera ngayon kaysa dati, at gayon din ang mga nasa paligid mo. Ang dating tinatawag na credit ay tama na ngayong tinatawag na utang. Iwasan ito tulad ng salot, dahil dapat ay mayroon ka sa lahat ng paraan. Ang mga pagpapabuti ay hindi maaaring mangyari ng magdamag, at ang pag-unlad ay makikita sa lalong madaling panahon. Lucky numbers, 14 and 26 lucky color, orange. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.